What's up guys? For today's topic, IACV ng Mitsubishi Lancer or servo kung tawagin. So, itong servo na to ay sira. Sirato. This is a broken servo which is ito yung indication na sira na yung servo mo. Okay? So, ito. Pakita ko na sa inyo para mabilis lang tayo. Galing to sa Mitsubishi Lancer GLS ata. Hindi ako nagkakamali, GLS yun. 2003 model? Pizza Pie? Ay, Pizza Pie ba? Oh, tama, Pizza Pie. Ayun. Correct na lang ako kung mali yung model ha, kasi baka change engine na yung inayos namin. So, ayun. Ito yung IACB or servo. To identify na kung sira ng servo nyo, ito. Kita nyo itong ano, yung ito. Ano ba yan? Yeah. Kunari, di ba, pag nakabunot siya, dapat hindi nyo ito makita. Itong yan. Yan, dapat nakalubog yan. Ayun, hindi nga. Hindi siya lumulubog eh. Bali, pagka nakabunot to, ito, nandito yan. Nakalubog yan dito, pag ganun. Hanggang dito. Hindi nyo nakikita itong, yan. Ayan. Tsaka ito, yan, hindi nyo nakikita yan kasi nakalubog yan. Bali, ito, nakalubog yan dito, pag ganun. Tapos, nakababa yan, mga, ito, nakababa yan, pag ganun. Basta ito, yung line yan, dapat nandito yan, nasa nakalubog yan. Hindi yan nakikita. So, pagkasira na yung servo nyo, yan, ganyan. Ito yung makikita nyo. Nakaangat siya. So, ayun guys. Ano ba yung symptoms ng pagsira ng servo? Pagsira na kasi yung servo nyo guys, ang mangyayari sa kotse nyo yan, mamamatay. Mabilis mamatay. Usually, yun yung servo, mabilis mamatay. Kasi siya yung nagko-control ng idling nyo pag nag-on kayo ng ilaw, pag nag-brake kayo kasi gagamit ng ilaw yun eh. Tas parang kakain ng RPM yun eh. So ang ginagawa ni servo, siya yung nag-aangat nun. Dapat very responsive si servo para yun nga mag-grant niya yung required RPM pagka nababawasan siya ng kuryente. Pagka kumakain kasi ng kuryente yung kotse natin, kumakain din niya ng RPM. So, si servo, siya yung nagahabol. Sample, yung music. Yung pag nag-music ka, kumakain yun ng kuryente. So, medyo umaangat. Lalong-lalo na pag nag-aircon ka. Pag nag-aircon ka, kakain yun ng RPM, babagsak yung RPM nun. Which is si servo, yung nag-a-adjust ng RPM nun. Ang symptoms naman nito is sobrang sira na. Ang nangyayari, automatic yung kotse ko. Nung una, medyo kaya pa, ayos pa. Ang nangyayari is, diba, nasa park, ay nasa ano, nagde-drive. So, pagka nagkaroon ng stoplight at huminto yung kotse, parang hirap na yung makina, sobrang nanginginig ng todo. Tapos biglang, out of nowhere, biglang mamamatay na lang. Yun. Baka na, yun. Check nyo rin yung servo nyo, baka nakaangat na. Dapat ito, yan, hindi yan nakikita. Nakalubog yan, nakatago yan. Yan, walang buta. Ayan, no? Hindi nyo, pag ito kasi, nakalubog, wala kayong makikita ang butas dyan. As in, covered siya. Ayan, dami niya butas. So, siguro, ayan. Ayan nga yun. Tapos, ayun, yun yung symptoms. Tapos, ito, yung pinaka-patay na siya talaga. Ang nangyari, yung, di ba, RPM gauge, ganun. Yung nangyayari, pag inod mo siya, papalo siya ng, yun yan, papalo siya. Kasi, magre-record siya ng maraming gas kasi cold start, di ba? Papalo, mag-on,
So, biglang ganoon. So ayun, ang pag-check namin ng ano ng throttle sira na yung ano, yung servo or IACV ng Mitsubishi Lancer. So ayun guys, basta ang function lang nito is kontrolin yung idling nyo sa mga magiging activity ng engine nyo. Pagka malapit na masira to, ano yun eh, parang or madumi, malapit masira o madumi, ano yan, madalas kang mamatayan. Yung parang hirap siyang ma-recover yung ano mo, yung engine life mo. Yung, I mean, di ba, running, engine running, parang nahihirapan siya, parang recover. Ito yung nagre-recover pagka malapit ka na mamatayan or paghirap yung makina, siya yung nagre-recover para binibigay niya yung tamang RPM sa ano, tamang idle RPM yun. So, ayun guys, kung may questions pa kayo about this, comment lang kayo sa ano, sa dito, sa video na to, and tatry ko sagutin ng lahat. Pero ayun, ito ang itsura ng sirang IACV ng Mitsubishi Lancer. Okay? Ayun, nakaangat siya. Dapat nakababa yan. So, dapat ito, hindi natin makikita. Ang makikita lang natin, ito. Yung black na yan. Yung black na yan, nakababa yan. Ito, nakababa. So, ayun guys, sana magets nyo ako. And, ayun. See you on my next video guys. Thank you. Sana may natutunan kayo.